Okay, I just wanna do a documents and madilim na sa labas. So gusto ko lang i-documents kung anong nangyari. So nung time na pinasok kami na mga kasama ng asawa ko sa trabaho na mga fake born again sila and meron silang grupo sa Baguio, itong grupo ng mga fake born again na to, and marami rin silang pinasok na bahay sa Baguio, and also sila rin ang dahilan kaya yung asawa ko na itali sa simbahan. And kung alam ng biyanan kong about doon, oo, talagang kinwento niya sa akin ang about doon. So, ang ginawa nila, pumasok sila sa bahay, kinuha nila yung pera sa closet, kinuha nila yung mga identification namin, and grabe, ang ano nila, ang tapang nila pumasok sa bahay, and also yung bahay pala na apartment kung saan kami nung time na yun ng asawa ko, naka-wiring na pala, and nadidinig lahat nila yung usapan sa loob ng bahay, and also naka-voice to call kaming lahat na pamilya. Kaya kahit na magtawag kami ng pulis nung time na yon, naka-wiring na lahat, and also hindi agad maa-actionan. Siguro kung tumakbo ako sa police station na malayo from those area, meron tendency na maa-actionan, kaso malayo yung police station doon sa area, kasi yung area kung saan ng apartment namin mag-asawa ay nasa gitna ng mga mahihirap na area na refugee, na parang katulad din sa Cotabato, City Mindanao, na kahit may crimes hindi agad makakatawag ng police, kahit may mga traffic police sa labas, nakikipagkulab pa rin to mga sindikato na to. So yon. Kaya hindi ko na inattempt na lumaban, at hindi ko na rin inattempt na magsumbong sa pulis, and hinayaan ko na lang siya. Pero mas dihado yung mga documents or identification ng asawa ko, kasi lahat tiningnan nila yung diary ng asawa ko, kung anong laman, ang mga passport na pinarenew na ng asawa ko, kinuha nila, mga passport namin lahat, kinuha nila, lahat kinopya nila. And kung nung time na yun na binidyuan ko sila, may tendency na babalik sila para saktan ako. So ayun, hindi na ako, i-off ko lang. I-off ko muna for the documents. Hindi ko na inattempt na magsumbong or gumawa ng documents, kasi nga they push us into to the bad situation. And the sad part pa ay yung mga anak ko nandoon sa kabilang kwarto na parang sinasaktan nila, and nasa kabilang kwarto ako na hindi ako nagsasalita, and hindi ako, as in nakaupo lang ako, and hinayaan ko na lumabas sila, and sobrang tapang nila. Kasi nga, ang tagal nila sa loob nung aming private room mag-asawa, na alam nila kung saan nalagay yung mga documents namin sa taas ng closet. And then, yung anak ko umiiyak sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, pero sinasaktan nila yung anak ko. And hindi ako nag-force na magtumawag ng kahit anong... basta pinush ko lang manahimik, ganyan, ganyan. And then, ninayaan ko na kunin nila lahat yung mga documents, and then yung pera, ganyan, ganyan. Kaya nung umalis sila, umiyak ako kasi walang natira sa taas ng closet, and also yung mga identification, ATM, lahat na mga papeles ng asawa ko kinuha nila. And sobrang ano nila talaga, kasi nga group sila, and meron pa silang
kanilang kasama na kasama sa simbahan. So yun, sobrang inis na inis ako, pero wala akong magawa. Ang ginawa ko na lang, lumabas ako ng bahay, tinanong ko yung bantay kasi alam nila na naka-day off yung bantay nung time na yon, and then pati yung bantay pala binabantayan din nila kung ano yung time na day off nung bantay. So ganun sila ka-alerto, ganun sila ka-expert na mag-inter sa loob ng bahay. So nung time na yung tinanong ko yung bantay, sabi ko, nadidinig niyo ba kami na sumisigaw sa labas ng bahay? Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi naman nung bantay, sabi niya, my sister, I don't hear anything noise outside. Sabi ko, really, if I'm shouting, if I said help or crying or my kids crying, you hear me? Ganyan-ganyan. Sabi niya, sorry, but I don't hear you. And then, tinry ko na lumabas, and then, tinry ko na pakinggan yung mga anak ko sa loob ng apartment, kung madidinig ko sila kung nasa labas ako. And sabi ko, oh my God, kahit na mapatayin pala, kahit maputol ugat namin sa liig, hindi pala talaga nadidinig sa labas yung sigaw. So sabi ko, wag na, hindi na ako sisigaw kasi hindi nga talaga nadidinig. Hindi ko nga nadidinig yung mga bata, sabi ko. Kasi sinabi ko, mag-ingay kayo, ganyan-ganyan, tapos lalabas ako. And hindi nga, sabi ko, naka-noise counseling pala kami, mukha lang normal. It means, kinostomize nila yung glass ng bahay or nung apartment nung time bago kami naglipat. So, ayun. Gusto ko lang i-share, friends, kasi hindi mo ako may sama sa crime scene talaga. Ang dami akong ikukwento through media. So, there's no safe place to all targeted individual out there. So, ayun. Magmula nung nakuha nila yung identification, ganyan-ganyan. Siyempre, nagbakasyon kami, kwento-kwentuan sa Caloocan, ganyan, kay mama. Wala na kasi si mama, namatay na 2012 pa. Yung kinwento ko, sabi ko, ma, anong nangyari dito? Sabi niya, ano bang nangyari kay James? Sabi niya, sabi ko, bakit ma? Sabi niya, simula nung time na, meron ba kayo nakausap na mga tao, ganyan-ganyan? Kasi hindi na nag-a-alarm yung police station dito sa May Kanto simula nung nangyari yan. Sabi ko, meron po mga group na mga parang fake religious group, ganyan-ganyan. Sabi niya, nako, wag kayong pumunta doon na, ganyan-ganyan yung si mama. Sabi ko, hindi nga ako pumupunta. Sabi niya, sabi mo kay James, wag siya pumunta doon kasi nga may lalaki dito na lagi na lang nag-iikot dito na walker, and hindi siya mapakali, and tinatawagan kong police station, hindi, parang naka-wiring and parang recording lang, hindi ako nasasagot nung police station. And then pinuntahan namin nung katulong dito sa bahay, sabi nila yung mga police raw yon na naka-update doon sa bahay sa Caloocan, matagal na raw na nawala sa May Cavite pa raw, namatay na. Sabi ko, oh my God, ma, bakit ganun? Ang daming connection pala tong puta na to. Pumunta rin pala sila dito sa Caloocan. Sabi ko, sabi niya, wag na kayong lumabas na mga bata. Sabi ko, ma, anong gagawin ko? Ganyan-ganyan. And nung time na ni warning ako ni mama na wag lumabas ng bahay, yun yung time na hindi pa nila napasok yung apartment. So, ayun, if what happened to me, it's just a documents, and kahit sino makaharap ko ngayon sa labas, bibidiwan ko, and mayroong freedom of speech ang Pilipinas. There's a freedom here in the Philippines that you are allowed to do a video to those people if you have someone want to, they threat you or also do crime to you. So ayun, kaya pag umangal sila sa labas, binibidiwan ko sila, self-defense ko yon, it's my self-defense. So ayun, kung saan man, kung nung time na pinasok nila kami, nung time na yun, yung asawa ko, nauna na siya dun sa simbahan,
nakatali, pawis siya nung time na hinold nila and may mga tao pa sa labas na nag-aantay and ginulpi talaga siya. Then basang-basa yung damit niya and lumaki ang mata ko and then hindi siya nagsasalita. Sabi ko, grabe yung setup sa kanya and dahil na lumaki ako sa Cotabato City, Mindanao, yun yung part ng Mindanao na nakakatakot. May mga time na papasok yung mga sindikato and uubusin nila lahat ng gamit sa bahay. And hindi pa sila makontento, pati yung sa bangko talaga, papupuntahan pa nila yung tao na i-withdraw lahat. So yun yung nakalaban namin nung bago yung 2012 na pagkamatay ni Mama. So hindi na kami nagko-komunikasyon kasi sabi ni Mama, wag na tawag ng tawag kasi naka-recording na rin yung bahay. Sabi ko, oh my God. So ayun, kaya sabi ni Mama, maghanap kayo na matirhan nyo. So yun na yung condo na naman, yung motive nitong people na to or itong mga taong today, kinash namin yon para lang makalipat because of those situation. So ayun, kaya hindi ako nababaliw, nagpe-freak out lang ako dahil harap-harapan nila kaming tinutukan sa loob ng bahay. How do you expect kung hindi ako magtitiwala ngayon? Kung na-withdraw nila yung mga pera ng asawa ko nung time na tinutukan kaming, oo, na-withdraw nila yon. And yun na rin yung hudyat na hindi na nag-uusap-usap doon sa Caloocan ang magkakapatid dahil doon sa nangyari na yun kasi nagkakapaan sila kung sino ba talagang nag-withdraw nung pera nung asawa ko. So kung ngayon ang mga statement account ngayon ng SSS ng asawa ko ay taon-taon na meron nagwi-withdraw and then hindi ko pa napuntahan yung para itanong kung sino yung taong nagwi-withdraw na yon. And based sa experience, sabi ng asawa, kung hindi raw siya mamamatay, hindi niya wi-withdraw yung SSS na yon. Pero kung hinaras siya at ginulpi, yun yung chance na i-withdraw niya yung SSS na yun. So, taon-taon siyang nababawasan ng 100,000, ng 200,000. So, makakarating tayo dyan. Huwag masyadong excited, ah. Busy ako ngayon. Nag-iisip ako. Mag-antay ka. Huwag mong gawing targeted individual ng taga Cotabato City na dati nang ninanakawan ng lahat ng bagay. So, ayun. Gusto ko lang i-share, friends.